The Philippine Showbiz List presents Buhay ni Gab Valenciano sa Amerika ngayon. Lumipat si Gab Valenciano sa US, hindi para sa paglilibang, kundi para doon na tumira for good. Si Gab ay palaging vocal tungkol sa pagka-diagnose na may bipolar disorder at clinical depression mula noong 2019. Sa katunayan, isa siya sa ilang mga celebrity na hindi natatakot na ihayag sa publiko ang kanyang mga mental health struggles. Simula noon, ang 34 years old na mga awit at mananayaw ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at tumulong na turuan ng mas maraming tao dealing with mental health issues. Ngayong taon, ibinunyag ng Eldes na Gary Valenciano at Angeli Pangilinan na nagsisimula na siya ng bagong kabanata sa kanyang buhay matapos lumipad palabas ng bansa noong April 12 kasama kanyang mga magulang upang magtungo sa Los Angeles, California. Sa kanyang Instagram post, isinulat ni Gab, "A new season, a new chapter, a new step." Ibinahagi pa ni Gab na alam niyang he was being prepared for this moment. Anya, sa nakalipas na 6 na taon have been quite the journey. Maraming mga ups and downs at napakaraming mga experiences na sa tingin niya ay naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Sa parehong post, ibinahagi ni Gab kung gaano siya ka-optimistic tungkol sa kanyang future at nagpahayag na kanyang pasasalamat sa kanyang malakas na support system. "The first accident in my entire life. Nagpapagaling na ngayon ang performer na si Gab Valenciano matapos masangkot isang road crash sa US." Anya nitong Lunes sa pamamagitan ng Facebook post, "The first accident in my entire life." Si Gab na kasalukuyang naninirahan sa Los Angeles ay nagbahagi ng mga larawan niya na nakasuot ng neck brace at ginagamot sa loob ng ambulansya. Gayon din ang kanyang mga pinsala at ang pinangyarihan ng insidente. Naalala ni Gab na papunta siya sa simbahan sakay sa kanyang motor nang siya ay na-sideswipe sa freeway ng isang SUV. Sinabi ni Gab na ito ang unang pagkakataon na naaksidente siya sa halos 2 dekada niyang paggamit ng motorsiklo. Nagpatuloy si Gab upang pasalamatan ng iba pang mga driver na tumulong sa kanya, gayon din ang mga tumugon, kabilang ang mga pulis, EMT at mga bumbero na inilarawan niya bilang professional, efficient and kind. Sa huli, gusto niyang magpasalamat sa kanyang Tito Rainier na sumundo sa kanya sa ospital at nag-alaga sa kanya sa mga unang araw. Napakahirap raw gumalaw lalo na sa gabi kung lalo na mayroon siyang mga sugat sa kanyang ibaba at itaas na likod. Kaya mahirap din ang pagtulog ngunit maayos na raw ang lahat. Slowly but surely. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!